Mel, naku, alam mo, halos isang linggo na mataas ang tubig sa ilang barangay dito sa Balagtas, Bulacan. At sa kabila ng panganib, wala pa rin magawa ang mga residente kundi ang lumusong sa maruming tubig. Mistulang Water World sa Sitio Biga ang matanda, Barangay San Juan, dito sa Balagtas, Bulacan. Kaya mapabata, matanda, walang magawa kundi lusungin ang hanggang tuhod na baha dahil sa high tide. Halos isang linggo na raw nagtitiis ang mga residente. Ang ilan nga raw, nagkaalipungan na. Araw-araw po, lumulusong ako kasi pumapasok po yung anak ko. Wa-epek naman daw ang pagsusuot ng bota ni Ofelia Baldonado. Pag malalim, katulad nito, malalim ma'am, pinapasok ko yun ang bota, yung tubig namin kasi ano na, lagpas hita na yung tubig namin. Ay, gusto na mayayari namin, mataas mo din yung kasada. Bukod sa alipunga, ay kinababahala rin ng mga taga rito ang sakit na leptospirosis. Pero ang estudyanteng si Joyce Quintal, walang nagawa kundi hubarin ng sapatos pa uwi ng bahay. Hindi ka ba nag-aalala baka magkaroon kayo ng leptospirosis? Nag-aalala siyempre po. Kaya lang? Kaya lang, wala na pong choice eh. Ang ulang bumuhos naman sa maraming lugar sa Metro Manila, nagresulta sa abot binting baha sa Singgalong Corner Fermin Street sa Malate. Ang baha naman sa Malabon, pinalala pa ng high tide ang pag-apaw ng dike. Sa Commonwealth Avenue, hindi binaha pero pahirapan pa rin ang pagsakay ng mga commuter dahil sa ulan at mga puno ng bus. Malalakas na alo naman ang humampas sa Manila Bay. Tangay nito ang sandamakmak na basurang sinamantala naman ng mga mangangalakal. Sa Occidental Mindoro, ramdam din ang bagsik ng habagat na pinalakas ng Bagyong Henry. 5 bayan sa lalawigan ang nagkansela ng klase dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pinantayan ng ilang lugar dahil sa posibleng pagbaha. Sa Aklan, hinampas ng naglalakihang alon ang Katiklan Port. Sa lakas ng ulan, dinahalos makita ang kalapit na isla ng Boracay. Inulan din ng husto ang Ormoc City, Leyte kagabi. Sa Sorsogon, walang ulan pero may tumaob na bangka sa dagat. Nasa gip naman ang 21 sakay nito. Kwento ng isang nakaligtas, maayos naman noon ang panahon pero biglang naglabasa ng mga whirlpool kaya tumaob ang bangka. Mel, dahil bunsod ng high tide yung pagtaas ng tubig sa ilang barangay dito sa Balagtas, Bulacan, kapag gantong oras na ito, nakikita natin humuhupa na yung tubig, no? Pero pinapayuhan yung mga residente na walang choice kundi lumusong sa maruming tubig na gawin ang kaukulang pag-iingat, kung maaari magpunta sa mga health center o barangay para mabigyan sila ng kaukulang gamot para makaiwas sa mas malangalang sakit na maaari idulot ng paglusong sa maruming tubig gaya ng leptospirosis. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.